Hi guys, this is Marvin at ang pag-uusapan natin ngayon kung ano ba talaga ang Bitcoin. Pero bago natin pag-usapan ng Bitcoin, pag-usapan muna natin yung pera. Ano ba talaga ang pera o money? Ang pera, ginagamit natin to pambili sa mga bagay na may halaga or may value. Okay? Hindi lang gamit. Kung hindi, yung mga bagay rin na iba't ibang form, basta meron siyang halaga. Dati, ang ginagamit natin na pamalit sa mga bagay na may value ay ginto or gold. Kaya nasasabi na ang isang bagay ay may value, ito ay pinagkakatiwalaan ng maraming tao at nagkakasundo sila na itong bagay na to ay may ganitong value. Nung unang panahon, ang ginto ay ipinapalit sa bangko at tayo naman ay nakaka-receive ng bank money certificate. Kaya ito ginawa para sa mas madali at syempre hindi ka na magbubuhat pa ng madaming ginto. Ang alam ang dala-dala mo pa yung pinipiraso-pirasong ginto at yun ang ipapambili mo. Na-create ang money certificate para mas magaan siya at mas mabilis magkaroon ng transaksyon. Ginawa ang pera para sa convenience ng mga tao at syempre mas practical. As time progress, nagkakaroon ng macroeconomic changes. Meaning, nawala na yung money bank certificate. Sabi ng gobyerno, kalimutan nyo na ang gold at saka ang receipts. Gawa na lang tayo ng tinatawag na pera or bills. At dahil ito, sa tiwala ng mga tao sa ating government. Doon nagsimula ang tinatawag nating fiat money. Or ang meaning ay by decree. Ito ay utos ng gobyerno as legal tender at tinawag nila itong central authority or government. Dati, we are trusting something. Ngayon naman, nagtitiwala tayo someone, which is the government. So, dito na nakasalalay lahat. Ngayon, ang money ay centralized na at ang central bank ang nagpiprint ng money natin. Kaya lang ang problema, habang padami ng padami ang nagpiprint ng pera, bumababa ang value nito. Actually, kapag tumataas ang isang value ng mga binibili natin, hindi yung mismo value ang tumataas. Kung hindi, bumababa ang purchasing power ng pera mo. Since meron ng fiat money, meron ng digital money. Ito yung mga credit card, PayPal, wire transfers, at kung ano-ano pa. Kaya lang ang nagiging problema ay pinapasok to ng mga hackers at pwedeng magdoble-doble yung pera mo online. Ang naging solution nila doon, sinentralize nila. So ibig sabihin, mayroong isang computer na nag-handle ng ledger ng lahat ng mga transaksyon natin. Alam nyo ba, marami nang naging attempts na gumagawa ng mga alternative coins. Kaya lang nagkakaproblema sila. Madami silang pagsubok na dinadaanan at wala pang nakakagawa ng talagang solid na alternative coins. Ang problema sa centralized money, mismanagement, madaming pagpiprint. Pwedeng i-freeze ang account mo. Pwede rin i-cancel ang account mo. Kagaya na lang nung incident sa Venezuela. Sa sobrang daming na-print na pera, hindi na binibilang kung magkano, kundi tinitimbang na nila yung pera. Ito ang maganda. Noong 2008, may lumabas na article na magkakaroon na ng peer-to-peer electronic cash system. Ito ay ginawa ni Satoshi Nakamoto at ang malupit dito, decentralized siya. Ang maganda rito, na-solve niya lahat ng issues nang hindi kailangan ang central authority. Tinawag itong Bitcoin. Ang advantage ng Bitcoin, transparent siya, hindi kagaya ng bangko. At ang matindi nito, guys, decentralized siya, meaning hindi siya namomonitor ng government. Ang maganda sa Bitcoin, nakakapag-transact ka ng kahit hindi mo kilala yung tao. Meaning ako, pwede akong mag-send ng payment kahit hindi mo ako kilala. Address lang ang meron. May address ka at may address ako. Ako ay nagpasa sa'yo, hindi mo ko kilala kung sino ko. Ang unang transaksyon ng Bitcoin ay ginanap noong 2009, wherein si Laszlo ay bumili ng 2 pizza sa halagang 10,000 Bitcoins. Just imagine kung gano'n na siya kayaman ngayon. Billionaire na talaga siya. Ano ba ang ibig sabihin na ang Bitcoin ay decentralized? Meaning, kung ang bangko ay may isang ledger at computer na humahawak ng lahat ng transaksyon natin, dito, lahat ng merong Bitcoin ay may sariling computer
at namumonitor niya lahat ng transaksyon niya. Ang tawag doon ay blockchain. At ang blockchain ay hindi mo mahahack dahil libo-libong tao may hawak yan. Ang maganda sa Bitcoin, digital din siya. Walang physical money or coins. Mga address lang ang meron. Pag meron kang Bitcoin, meaning lang nun, meron kang kakayahan na mag-access sa mga Bitcoin addresses. The question is, bakit ba ang Bitcoin is sobrang big news niya? Una sa lahat, first time na nagkaroon ng alternative sa fiat money or centralized money. Pangalawa, ang Bitcoin ay isang form of money na hindi nakokontrol ng kahit anong gobyerno. Dati, ang news at media, sila ang nagkokontrol. Piniprint yung dyaryo at pinapakita sa television kung ano mga nangyari current events at news. Tama? Pero, nung lumabas ang internet, naging decentralized na siya. Meaning kahit sino na may access sa internet at kahit sino nakakakita ng balita real-time pa. Ang tawag nga sa kanya ay the Internet of Money. Ikaw ang may full control sa Bitcoin mo at walang sino man ang pwedeng mag-freeze or mag-cancel ng account mo. Mas cheaper din siyang gamitin kasi walang middleman. Unless meron kang mga pinapasok na application na meron silang fees bawat transaksyon. Ang Bitcoin ay designed i-beat ang digital money by nature. Ito ay open to all. Lahat pwedeng magkaroon ng Bitcoin. Ang maganda rito, sobrang dami ng use ng Bitcoin at accepted na siya halos sa buong mundo. Magagamit mo na siya sa ATM, sa banko, sa pagbili-bili ng flights, pag-book ng hotel, even sa online game. Right? Diba sa Dota 2, nagagamit na siya yung mga gamers dyan. Alam nyo yan. At dahan-dahan pa siyang ina-accept ng kung sino-sinong big companies. Like ngayon, halos lahat ng billionaires at mga kilalang mga CEO at may mga malalaking kumpanya, ina-accept na nila ang Bitcoin. Hindi lang ina-accept kung hindi nag-i-invest sila at nag-iipon ng Bitcoin kasi alam nila na ang presyo nito ay talagang tataas sa future. Kahit mga billionaires like sila Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Robert Kiyosaki ay nag-i-invest na rin dito sa Bitcoin. Guys, ang revolution ng Bitcoin na nag-start noong 2009 pa ay tuloy-tuloy hanggang ngayon. Nasa sayo na kung magiging part ka nito o hindi. Walang pumipilit sa'yo pero ang mahalaga na iintindihan mo yung ano ba ang meron sa Bitcoin ngayon. Kung marami kang natutunan sa video na to, huwag kang mahiyang i-share. And click subscribe button at i-hit mo na rin yung notification bell para pag ako may mga bagong videos, na-update kita. Maraming salamat sa suporta sa TikTok, sa Instagram at sa kung saan-saan pa. God bless you at thank you sa panonood ng video ko.